Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 2 Oktubre at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita sa mga banal na anghel na ating tagatanod. Ipanalangin natin na tayo rin laging maging tagatanod para sa ating kapwa, para sa ikaliligtas ng sambayanan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal at sa mga anghel para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama tuwing misa ng 7:00 ng umaga, ang mga nakikiisa sa opisyal na himpilan ng Radyo 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noon pamang una, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mangatwiran?
Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa Kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuugaya ang bundok. Sa tindi ng Kanyang galit, ito'y Kanyang dinuruno. Itong sangkalupaan ay Kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at Kanyang naitatago ang talas sa kalangitan. Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway. Ang malaking Diper at Orion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang mga Pleiades at mga kumpul ng bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang awa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nadaraan, ngunit di ako mamalas. Siya'y hindi kumakita, bagaman at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manidluhod akong tunay. Kahit niyayabayaang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y dinirinig niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinahahayag? O sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita? O ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, Poopoon, ako'y mananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi,
Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Kayo po ba ay nagkita na ng anghel? Gumising ho kayo at baka pag-gising ninyo, anghel na ang katabi ninyo. Nakita na kayo ng anghel? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa rin ako nakikita ng anghel. Pero nakaramdam na kayo ng anghel. Mga minamahal, ngayong araw na ito'y pinararangalan ng ating mga anghel na tagatanod. At isa ito sa pinakaunang panalangin na natutunan natin sa school o sa ating unang katesismo, anghel ng Diyos, tagatanod kong mahal, nang dahil sa pag-ibig niya ako sa iyo ibinigay. Sa araw na ito, sa piling ko'y wag lumisan, ako'y tanglawan at ingatan, pangunahan at pamatnugutan. Amen. Parang hindi ninyo alam. Ang alam ninyo, English. Private school pala kayo pumasok. Ano? Oo, English. Hindi tayo nakikita ng anghel. Pero baka nakakalimutan natin, maya't maya, may mga anghel na gumagabay sa atin. Oo, totoo. Sadyang may anghel tayong tagatanod. At madalas, tayo ay ginagabayan niya para laging pumunta sa kabutihan. Sabi nga ng ating unang katesismo, kapag ka tayo ay pumipili ng masama, ang ating anghel ay umiiyak, samantalang siya ay nagsasaya kapag pinipili natin ang kabutihan. At sabi ng mabuting balita ngayon, ang mga anghel na tagatanod ay laging nasa harapan ng Diyos. Hindi pa tayo nakikita ng anghel. Pero madalas, ang inyong asawa, parang anghel. Parang ayaw niyong maniwala. No? Anghel yan, maniwala kayo sa akin. Ang inyong kapitbahay, ang inyong kaibigan, minsan ang inyong mga anak, madalas ang ating mga magulang. Sapagkat ang sino man na naghahangad ng kabutihan para sa kapwa ay anghel na maituturing. Oo, minsan nakakagalitan, minsan napapagsabihan, minsan naitatama, pero ang sino man na laging hinahangad ay kabutihan para sa kapwa ay anghel para sa kapwang iyon. Yun po ang isang bagay na madalas nating nakakalimutan. Baka kasi iniintay natin na magkita tayo ng mga nakaputi na may pakpak para sabihin sa ating, ito ang gawin mo. Hindi po mangyayari yon. Pero lagi, may mga tao sa paligid magsasabi sa iyo, huwag mong gawin yan. Huwag kang pumunta dyan. Maaga kang umuwi. Huwag ka na kayang pumunta doon. Ang mga tao, tayo, na naghahangad ng kabutihan para sa kapwa, ay mga anghel na tagatanod para sa kanila. Kaya't katotohanan ang sinasabi ng mabuting balita,
ang mga anghel ay laging nasa harapan ng Diyos, sapagkat walang sino man sa atin ang makapaghahangad ng kabutihan sa kapwa kung siya hindi puno ng pag-ibig ng Diyos. At kapag sinabing kabutihan sa kapwa, hindi naman ito laging masaya. Ito po'y dapat ipinapaalala ninyo sa inyong mga anak. Ang paghahangad ng kabutihan sa kapwa ay laging may kalakip na sakripisyo. Tingnan ninyo, marami sa inyo nagtatrabaho kahit na kayo hindi pinapasalamatan ng inyong mga anak. Marami sa inyo nagsasakripisyo kahit na marami sa inyo hindi naman kinikilala ng inyong pamilya. Yan ang pagiging anghel. Hindi laging masaya, pero lagi naghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Ang paghahangad ng kabutihan, minsan nakakalungkot, minsan nakakapaiyak, parang laging ikaw ang mali, pero gusto mo lang naman ay kabutihan para sa kanila. Huwag kang mananawa, huwag kang susuko, dahil ang isang anghel, kailanman, hindi naghangad ng masama para sa kapwa. Maaring hindi madali ang pamamaraan, maaring hindi laging maganda ang bagay na iyong ginagawa para maitama at magabayan ang kapwa, pero lagi ang paghahangad ng kabutihan para sa kapwa ay gawang kabanalan, gawang pang-anghel. Sa banal na misang ito, mga minamahal, habang tayo ay nananalangin para sa ating mga anghel na tagatanod, dumalangin din tayo kay Kristo na ating tatanggapin sa komunyon. Siyang pinuno at siyang pinaglilingkuran ng lahat ng mga anghel. Inyo pong sabihin kay Kristo, Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas at pagtsatsaga upang laging maging anghel sa aking kapwa. Maghangad ng kabutihan, maghangad ng ikabubuti, ng kasaganahan, tanda ng kabanalan bilang anghel na tagatanod ng aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya,
Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Binarangilan ang lahat ang napalito mong anak na siyang nagmulat sa mula sa nilayay ng palaka at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Samahan
Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtas at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Show. Ikatlo, ngayon pong darating na pagbubukas ng taon, tutulungan ng Pambansang Dambana ang gaganaping 129th Plenary Assembly
ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas na gagawin dito sa Archdiocese ng Lipa. Kaya po may mga servers na namigay ng sobre at may mga available pong sobre sa paligid para paglagyan ng ating tulong. Ang ating panalangin at tulong pinansyal ay malaking bagay para po sa pagtatagumpay ng malaking pagpupulong na ito ng mga obispo ng Pilipinas. Ngayon pong darating na Sabado ay unang Sabado ng buwan. Mayroon tayong pagpaparangal sa mahal na birhen ng mga biyaya. Tayo po may prosesyon sa 5 ng umaga. Ang mga sasama ay inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang 10:00 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, maging gabay lagi ng kapwa. Salamat sa Diyos.